So, ito guys, so, maglagay na tayo ng piling, guys. Ang unahin kong ilagay is jam. Yung, tingnan nyo ang loob, guys. Sobrang lambot. Ayan. Jam. Strawberry jam. So, ayan. Tapos, yung kalahati is chocolate Nutella. Sobrang sarap. Wala ako yung ano dito. Hindi ko mahanap yung pagbutas sana. Para hindi na kailangan ng kutsilyo. Yan na siya, yan, guys. Pero idadusting ko pa sa... Idadusting ko siya, guys. Hi, guys. Sampo. It's me again. Jam. Day so man. Welcome back to my channel. So, ang gagawin natin ngayon, guys, is gagawa tayo ng homemade donut. So, tara guys, ipapakita ko yung mga sangkap natin na kailangan ng donut. So, tara guys. So, ito yung mga sangkap natin, guys. 5 cup flour. Yummy. Kinang butas mo. Ang flour na gamit ko is, dito sa Middle East is number 1. So, yung first class ba. So, ayan guys, 5 so, cup yan. Ang gamit ko kasi is, ayan, electric stand mixer. So, yung ginamit ko na is yung bowl ng mixer natin. So, ayan, 5 cup flour. Ito ang gamit kong cup, yan. Tapos, meron tayong 2 cup na warm water. So, napakadali guys, hindi kailangan ng oven ito. Prito lang. And half cup milk powder. And then lang yung step by step. And 1/3 cup ng pagkagawa ng oil. And 1 teaspoon na yeast, instant yeast, and salt, 1 teaspoon, and baking powder, 1 teaspoon, at saka meron tayong baking vanilla, vanilla powder, optional only kung gusto nyong haluan, okay lang, kung hindi, okay lang naman. So, yan guys, ang mga kailangan natin. So, nasa ang gawin natin ngayon is pagkaluhaluin natin. Nilagay natin yung okay, tubig yan. Na 2 cup. Yan, 10. So, ayan. Na tayo sa jam. 2 cup. Hindi muna natin nilagay. Kaya pag Nutella. Pag na, nasa mixer na siya is ilalagay natin lahat. So, ito na yung half cup sugar. Hindi ko mahanap yung ano. And half cup milk powder. Para maliit lang ang bote. Tapos, and 1/3 cup oil. Hinahanapin kasi wala. And 1 teaspoon is. So, ang oras pa sa maghanap. So, ayan. 1 teaspoon salt. And 1 teaspoon baking powder. Talagang ganda ng pagkagawa. Tapos, lagyan natin ng optional vanilla flavor. Vanilla powder. Powder ang gamit ko. Bale, 1 teaspoon ang ilagay natin, guys. Optional lang ito kung gusto nyong haluan is kung hindi, kung ayaw nyo, okay lang naman. So, ayan na, guys. Vanilla powder. Ayan. So, ilalagay natin doon sa stand mixer natin. So, ito ang gamit ko para hindi na ako magmamasa ba. So, ayan. So, kunin natin yung natitirang tubig. At ilagay na natin siya. Ayan. Ilagay na natin lahat. So, ito na guys ang dots natin. Tapos ng binik sa electric stand mixer. So, i-keep natin siya ng 40 minutes to 1 hour para maganda kasi pag minamadali mong lutuin is hindi maganda ang kalabasan niya. So, magantay tayo ng 40 to 1 hour kasi
yeast natin is 1 teaspoon lang. Tapos, ang flour natin is 5 cups. So, hindi madaling umalsa. Kaya, antayin lang natin siya nang umalsa hanggat yung mag-double yung dots natin. So, ayan guys, makinis na makinis dahil ang gamit ko is stand mixer. So, abang-abang na lang guys, mamaya ipapakita ko ulit yung susunod na step natin. Pero ang gamit kong pagbilog is yung cup namin na ito. Ayan, ito ang pagbilog ko ba para hindi siya gaanong malaki. Bali, ang gagawin kong filling is chocolate. Tapos, chocolate at saka jam. Strawberry jam. Maglulutusan ako ng custard kaso wag na. Tama na lang yun. Tapos, gamitan ko ng sugar powder yung iba. Bali, three types sugar powder. I-dusting natin siya. Tapos, gagawa tayo ng Nutella. Nutella chocolate. Tapos, ayun, strawberry jam. Ang filling natin. Dalawang types. Tapos, yung normal donut. Yun. So, abang-abang na lang guys sa susunod na step, ha? So, ito na guys yung dots natin. Ayan. Oh. Ang lambot siya, oh. Oh. Tingnan nyo, ha? Oh. 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 Ayan. So, bali, ang ginawa ko is 50 minutes siya. So, nakita ko naman na nag-double na yung dot. So, mag-format na tayo ng ano, ng donut. So, tara guys, samahan nyo ako. Gawa pala natin ng donut guys, kailangan natin ng extra floor for dusting kasi sure na kakapit nito. Kaya ganito ang gawin natin siya, lagyan natin ng konti at yung paglagyan ko ng donut is plastic. Ayan, para hindi masyado maraming kailangan na floor na pang dusting. So dito lang ang lagyan ko ng floor. So, ayan. Ayan guys, ang ganda ng pagkagawa. Ayan. Ilabas na natin lahat para hatiin. Ang bango. Maganda pala paglagyan ng vanilla. Mabango siya. Ayan. Ayan guys, so. Kaya kailangan natin siya ng extra floor dito sa sahig. Ayan. At yan. Ang ganda oh, pagkagawa guys oh. Ang lambot. So, hatiin natin siya ganun. Kutsilyo natin. Hatiin natin siya. Kasi hindi ko man na maporma lahat yan. Keep natin yan. So, ito lang muna ang formahin natin. Ayan. Oh, grabe yung dikit. Madikit. Kaya kailangan ng extra floor, guys. Huwag kalimutan magtabi ng floor. So, kailangan natin siya ng rolling pin. Ayan. Kailangan natin siya ng rolling pin. Yung kalahati is normal na donut. Tapos, ito is yung lagyan natin siya ng peeling. Mahirap guys. Ayan. Dapat pantay. Hindi naman masyado makapal guys. Yung katamtaman lang ang kapal. Kasi lolobo pa ito eh.
niluluto natin is lolobo pa. Ganda pagkagawa niya talaga. Ganda yung ano natin, mixture. Nakuha natin yung mixture. Pag ganito ang adults, it's gandang pagkagawa ng mixture. So, ayan na guys. Ayan. Pantay ba ang kapal? Okay naman siguro. So, ang gamit natin is ito. Tapos, yung pangbutas sa gitna is yan. Ganun natin siya. So, guys. Ito na yung ano natin, yung lalagyan natin siya ng filling na chocolate at saka jam, strawberry jam. So, hindi ko bubutasan sa gitna, guys. Ganyan lang siya, napiprito ko. Tapos, lagyan ko siya ng filling. Ayan. Yung natira na dots is yan ang gagawin kong normal donut, yung may butas sa gitna. So, ito na guys, ang nakagawa ng dots natin. Yung mixture natin is lumabas na 40 pieces. 20 yung round, tapos 20 din yung may butas sa gitna. So, ayan guys, ayan ang lalagyan ko ng halaman. So, ayan 20, tapos ito is 20 din. Ang tirang dots natin is yan lang. Yan ang tirang dots natin, yan. So, habang pinapainit ko yung ano, yung mantika, yung pagprituhan natin, tingnan nyo, lumalaki pa din. Ayan, lumalaki siya. So, ayan na yung mantika na pagprituhan ko, pinapainit ko na siya. So, habang umiinit yung mantika, is lumalaki din ang dots natin. Ayan. So, abang-abang na lang guys. Ang gagamitin natin is kailangan ng barbecue stick para pang baliktad natin. So, kasi hindi natin kailangan gamitin ng clam kasi pag yung clam is masisira yung ano niya, yung mabubutasan ba. Kaya kailangan natin yan. So, yan guys. Taran! Taran, 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 taran! Tadam, yan. So, ito na guys yung ano, yung bilog. Yun ang inuna ko. Ayan, wag lang puputok dahil masisira siya pag pumutok eh. Ayan, maganda ng ano niya. Ng pagkagawa talaga yung dots natin. Ayan. Balik-balik ta rin lang dahan-dahan. Huwag yung ano sungkitin niya, huwag yung tusukin. Kasi pag natusok, papasok na yung mantika sa loob. So, dahan-dahan lang guys. Tis-tis lang pag balik-balik ta. Ayan. Ayan. No,
buong lobo siya. Antay lang hanggang maging golden brown. So, yan guys. Yan. Kaya hindi pwedeng makapal ang pagka forma na bilog. Katamtaman lang guys. Kasi pag pag makapal na makapal, baka hindi maluto sa loob at saka baka puputok pa. So, ayan. Ayan. Dahan-dahan lang, wag lang tusukin. So, ayan na guys. Dito ko ilalagay. So, ayan. So, ito na guys. Tapos na tayo magprito ng homemade donut. So, ayan. Tingnan nyo. Oh, ang ganda. Kulay niya. Ayan. At hindi magasta sa mantika. Tingnan nyo yung mantika ko na ginamit ko kanina. Ganyan lang karami guys. Kaya hindi siya magasta. So, ayan. Bali, 40 pieces ito. Ewan ko kung magkano ang isang donut ngayon. 40 pieces. Tapos 5 cup flour. So, ayan. Pwede natin itong pagkakitaan, guys. Pwedeng gawin natin merienda para sa mga pamilya, para sa mga anak, mga chikiting. So, napaka-easy, guys. Hindi natin kailangan ng oven. Kailangan lang natin ng, yan, mantika. Tapos, pag gusto nyong lagyan ng piling, ito yung lalagyan ko ng piling, guys. Yeah, hiwain ko kunti sa dito sa ano dito sa gitna yan tapos so, lagyan ko na guys yung ano yung bilog. Pero i-dusting ko din siya ng yung, ano na ko sugar powder putok dahil at ito is sugar powder kasi yung iba hindi ko dadustingan dahil ito ng ano hindi nila gusto yung may asukal so pagka gawa yung dots natin, guys. Ayan. Kasi hindi na kailangan, hindi na kailangan na, hindi na kayo, hindi kailangan na lagyan ng asukal na mainit pa. Kasi pag natusok pa pa, yung asukal is magkano. So, sisip-sipin niya yung asukal. So, kailangan natin siya palagiin, guys. Is lang pagbalibaliktad. So, ang ganda ng, ano, pagkagawa talaga yung, ano, mixture. Yung dots natin. So, gusto mo, antay lang gumawa para sa inyo pamilya. Like and share and subscribe guys, and now huwag kalimutan i-click yung notification bell, i-select ang all para kaya hindi sa pwedeng makapal ang pagka naka-notify ka forma na bilog. So hanggang dito na lang guys, ay papakita ko ulit mamaya pag malagyan ko ng piling at madastingan ko siya ng sugar powder. So abang-abang na lang guys kasi kailangan pa natin palamigin. So, maglagay na tayo ng piling, guys. Ang unahin kong ilagay is yung jam. Strawberry jam. So, ayan. Tapos, yung kalahati is chocolate Nutella. Wala ako yung ano dito. Hindi ko mahanap yung pagbutas sana. Para hindi na kailangan ng kutsilyo. So, ayan guys. Pero, idadusting ko pa sa sugar powder. Mamaya. 3, 6, 7. Balihatiin ko siya guys. 10 itong jam. At 10 din yung chocolate. Ang ganda sa logo. Ayan. Yummy. Oh, laki ng butas mo. So, ayan. Napakadali guys, hindi kailangan ng oven ito. Prito lang. Sundin lang yung step by step. Ang ganda ng pagkagawa ng dots.
ilan na? 3, 6, 6, 9. Isa na lang. 2, 3, 6, 9, 10. So, last na ito. Sunod na is chocolate na guys. Sensya, hindi na makita ang mukha ko dahil nasa kwarto ko yung tripod. Kaya yan. Yan, 10. So, tapos na tayo sa jam. Ito naman tayo sa Nutella. Kailangan lang. Hindi na kailangan ng ibang kutsara. Yan. Hindi ko mahanap yung ano. Yung paglagay ko sana na bote para maliit lang ang bote ko. Tapos, hindi ko nasan na yun. Hindi na hanapin kasi wala na. Ubus naman oras ko sa paghanap. So, ayan, chocolate. Talagang ganda ng pagkagawa. Ayan. So, napakadali guys na gawin merienda para sa mga anak. Para hindi mabibili. So, ayan. Ingat-ingat lang pag magprito kayo ng ganito guys kasi magcrack-crack siya. Ayan oh. Pero hindi naman pumasok sa loob. Hindi naman na nabitak. Nag-crack hanggang sa loob, sa labas lang. Kasi pag pumasok ng oil sa loob, yes, magasta na sa mantika. Habang inaantay ko kasi hindi pa sila lahat kumain ng lunch. Gusto kong lagpitin ang mga pinagkainan nila para pagbaba ko mamayang 5 is wala na akong lalagpitin. So ayan guys, hanap. Yummy. Tapos mag-ano na tayo, magdadusting na tayo ng sugar. Yummy. Yan. Gagawa pa sana ko ng ibang peeling yung custard, pero wag na. Ito na lang. Susunod na lang ulit. Ito na guys, na-dusting na natin siya. Ayan. So, tapos na guys, nalagyan na natin ng peeling. So, ang susunod is, ito yung i-dusting natin siya. So, itong pinakadulo dito is yung strawberry jam. Tapos yung pangalawang layer yung sugar powder natin. Pangalawang linya is chocolate.
And then sugar na yan. Natin, so pag nagdasting kayo guys, sugar powder with corn flour. Sensya kung hindi ko nasabi kanina. Natin ng konting buti na alala ko kasi pag hindi nilagyan ng corn flour o di kayo yung corn starch. Yes, sisip-sipin yung kasi pag lagyan natin ng corn flour. Hindi yung hindi sisip-sipin yung asukal. Maganda haluan niya yung sugar powder ng corn flour. So hanggang dito na lang guys. Sintahin nyo na lang guys. So ito guys, tikman na natin. Yung feeling niya is ayan, jam. Tingnan nyo ang loob guys. Sobrang lambot. Ayan. Tikman na natin. Sobrang sarap. Sarap guys. Yan na siya. Ayan, kinabi ko. Mariandahin ko yan mamaya. Ayan. Bali, ano yata, madami yata to. Ano yung naitabi ko? Chocolate ba? Ayaw ko yung chocolate. Ito na guys, nadusting na natin siya. Ayan, tabi ko yan. Siyempre, kailangan ko yung mamaya merienda. At ito yung iserve ko. So, itong pinakadulo dito is yung jam, strawberry jam. Tapos yung pangalawang layer is, para pangalawang linya is chocolate. And then, sugar na yan. So, pag magdusting kayo guys, sugar powder with corn flour. Since siya kung hindi ko nasabi kanina, buti na alala ko. Kasi pag hindi nilagyan ng corn flour o di kaya yung corn starch, is sisip-sipin yung asukal, is hindi maganda ang kalabasan niya. Kaya mas maganda haluan nyo yung sugar powder ng corn flour. So hanggang dito na lang guys. Kung gusto mo gumawa, step by step lang. Nandun naman yung sinabi ko naman yung mga ingredients natin. So, napakadali guys. Kung gusto mong gumawa merienda sa mga anak mo at hindi ka nabibili, is makamura ka pa. Hindi magasta sa mantika. Nakita nyo naman yung mantika kanina. Habang pinapainit ko, di pinakita ko. Ngayon pa rin, hindi magasta. So, napakasarap guys. Crispy din dito sa labas niya. Tapos sa loob is, ayan. Ayan ang loob. Ayan guys, so kita nyo ba? Ayan. So, kinakain ko na yung isang ano. Feeling niya is strawberry jam. Masarap. Nagutom ako gumagawa eh. So, dito na lang guys. Magtatapos ang vlog natin, video natin. So, sana mayroon kayong natutunan dito sa vlog ko. At meron akong na-share para sa inyong pamilya, para sa inyong gusto nyong magpagkakitaan. Pwede din. So, hanggang sa susunod na lang guys. Bye bye.